Kaugnay po ng balitang yan, makapanayam natin sa pamamagitan ng telepono. Si Trade in Industry Secretary Ramon Lopez. Secretary, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon po, Mr. Emil, sa ating mga listeners, viewers. Secretary, ilang araw na lamang magbubukas na po ang eskwela. Meron ho ba kayong natatanggap na mga reklamo tungkol po sa mga tindahan na nag-overprice? Sobra ho ang paniningil dito po sa mga school supplies in particular, Secretary, sir. Sa amin po, wala po. Dahil recently, tuloy-tuloy ang aming pag-inspeksyon, lalo na sa mga school supplies. Kahapon lang, nasa labas din kami sa Divisoria at sa Recto. Tinignan natin ang presyo ng mga pad paper, notebook, Crayola. Meron kayo tayong price list dyan, mga ball pen. At marami hong iba-ibang brands dyan. May iba-ibang presyo, bawat brands. At ayun po, nasusunod po ang ating nasa price list. May mga posibleng pagkalaw pa po ba ng presyo sa mga susunod na araw o linggo? At paano nyo po namomonitor, Secretary, ang presyo ng mga tindahan, particular po yung mga nagtitinda ng school supply, Secretary, sir? Oo. So, sa atin po, basta tuloy-tuloy yung ating DTI, no? Meron na tayong 400 stores na iniikutan po yan. Kasabay na ho dyan ang pati yung basic necessity, prime commodities, at pati dyan sa school supplies ng mga tindahan. Para ma-monitor kung sila po ay within the SRPs. Kasi ang maganda dito sa manufactured goods, so, lalo na sa basic necessity, meron tayong sistema na SRPs, suggested retail prices, kung saan yun ang basihan ng mga presyo. Para sa mamimili, pati yun na rin ang sinusunod na presyo ng mga tindahan, groceries and supermarkets. So kung sa tanong nyo kung may inaasahang pagtaas, tingin natin wala na, except yung na-announce naman natin noon na sa papel may talagang naging pagtaas dyan. Mga nagre-range po sa 2 pesos to 5 pesos kada notebook, kada papel. Dahil yun naman po ay dahil sa presyo nga ng papel na raw material na nagtaas worldwide. No? So, sa yung pinaka-source po niyan, yung iba ho dito, yung mga imported paper na talagang tumaas worldwide. So hindi ho yan dahil sa trade do. Yun ho yung nililinaw natin parate. Secretary, paano niyo po natitiyak na hindi po nang-aabuso itong mga tindahan at mga dealer ng mga school supplies, sir? Kaya ho natin natitiyak dahil may sistema ho tayo ng suggested retail price. May listahan po sila na dapat pumailalim doon sa listahan ng mga suggested prices. Bawat produkto, bawat brand. Specific po doon, nakasulat ang mga brand. Kunwari, yung mga P1 na mga notebook, naalala ko kahapon 9 pesos 'yan ang SRP niyan. At doon sa mga inspeksyon namin, kasi may kopya rin sila ng mga poster na iniikot po natin at pinapaskil para doon nakasulat yung presyo nila versus the SRP. So nako-compare ho doon. At kung merong mga nakikitang mga violation, pwede naman hong i-report sa Department of Trade and Industry. Secretary, muli po nating pag-usapan ng train law. Nabanggit niyo na po ito kanina. May epekto po ba sa presyo ng mga bilihin, pati dito sa mga school supplies? Gano'n po ba kalaki kung meron man, sir? Oo. So, yung train law na report na ho natin ito, realistically, ang epekto po nito ay napakalit lamang, 0.4%, no? Doon sa factor na binabanggit, let's say, doon sa inflation rate na report nung latest report ng inflation rate. So napakaliit yung epekto nito. Subalit, makikita natin dito, pag isa-isahin, kaya siguro sinasabi ng mga kababayan natin na may mga nagtataas, ay masasabi natin na siguro yun yung hindi basic necessity and prime commodities, kasi dun sa report namin, at kami every week, sabi ko nga ho, minomonitor yan, 400 outlets every week, wala hong nagtaas ang SRP at lahat ng mga tindahan ay within or below the SRP. In fact, kunwari sa isang dilata ng let's say gata, sardinas, some are selling 2 pesos below the SRP. Actual po ito, fact-based, at ito po ay base sa survey na inisa-isa ho ang mga produkto at mga tindahan. Ngayon, meron ho kasing iba pang sektor na record na kung saan may mga tumaas, pero hindi po ito yung kasama sa basic necessity and prime commodities
na ito ho ang mga binibili ng mga kababayan natin na ordinaryong citizen, pero may mga sector na hindi naman siguro para sa ibang merkado, sa ibang mga kababayan natin na pumupunta dito, kunwari sa mga restaurant. Doon ho may na-record na pagtaas sa mga restaurant, mga 12%. Merong isang sector, siyempre yung tobacco, may na-record din na pagtaas dahil dito naman talaga may excise tax. Yung sa soft drinks, dahil may excise tax din doon, ito rin ay may pagtaas na presyo. So, ibig sabihin, ito po yung na-record na kung sa mga sector na mga tumaas ang presyo. Transportation, tumaas din ng 8% dahil naman ito si fuel sa fuel cost. But again, yung fuel cost, ni-report po natin yan na tumaas yan, hindi dahil lamang sa excise tax, kundi ang mas malaking impact yan, yung world market price ng oil, na alam natin nagsimula sa $40 per barrel, ngayon ay $72 per barrel. Kaya talagang mas malaki ang tama nun sa presyo ng oil products. At ito worldwide po nangyayari yon. In fact, kahit saan. Even sa United States, even sa EU, yun po ang mga trend ng presyuhan ngayon sa mga oil products. Secretary, balik po tayo sa school supplies. Nito ba nakalipas na araw, ilang school supplies na mayroong mataas na chemical content ang nakita sa inspeksyon na isinagawa ng DTI. Ano po naging partisipasyon? Ano ang ginawa ninyo, sir? Ito ba yung na-pull out pa sa merkado para hindi na ho na mabili ng ating mga taumbayan? Yes, sir. Please. Opo. So kasama ho sa pag-inspeksyon natin ang FDA, Food and Drug Administration, na meron silang tester. Dahil aside from the presyo na tinitingnan natin sa mga papel notebook at mga food supplies, meron silang tester dun sa mga produkto na that might contain mga lead and mercury. At may ilang mga tindahan na pasado, tulad may brand na parating pumapasa. Pero meron kaming mga nakita na generic brand, ibig sabihin walang brand talaga, na kaya siguro siya mura, ay walang brand. At pagkatapos, nung tinetest ngayon ng gadget ng FDA, ay nagre-record na fail. So, yung ganun po, ang ginagawa ho ng FDA, nag-buy and test sila. Ibig sabihin, bibili sila ng sample para ma-test pa nila sa home office nila. Habang tinetest ho yun, pinupull out muna sa shelf para hindi ibenta yung mga produkto na yon na na-discover po natin. Ano? So, at yun naman, it will be subjected to official test na gagawin sa ng FDA. At pagkatapos magkakaroon sila ng ruling kung total pull-out sa lahat ng tindahan yung mga ganong klaseng Crayola o watercolor na na-discover na violating yung mga mercury content. Secretary, bilang panghuli, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Sakaling meron ho silang mapansin o maramdaman nilang umaabuso yung mga tindahan, particular po muna sa mga school supplies, ano po ang dapat nilang gawin, Secretary, sir? Oo, pag may na-obserbahan po sila na sobrang pagtaas ng presyo, at lalo na kung sa school supplies na lagpas doon sa tinaktang SRP, suggested retail price, ay pwede po nilang isumbong sa Department of Trade and Industry. Meron po, nasa website po ang telepono natin, at pwede po namin i-announce mamaya kung ano yung telepono, at para po mapuntahan at ma-apprehend po yung mga nag-violate na yon, ano. Pero sa pangkalahatan, masasabi po natin na school supplies, yung kahit nasa bangketa itong pinuntahan namin, ay meron silang SRP poster doon at sinusunod nila yung mga presyo doon. Tabi-tabing tindahan po yan, nasa kalye, pati yung nasa loob na mga Miriam Expressions, yan ho ay chinek din natin kahapon, at maraming talagang nagbebenta within the SRP po. Mga kapuso, ang kalihim ng Department of Trade and Industry si Secretary Ramon Lopez. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon. Salamat po.